Hello pa mga bossing, ngayong gabing ito mga bossing ko ng alas 10 ng gabi ay hindi kami makatulog. Dahil po mga bossing ko na, di ba ngayon po kasi dito po sa amin sabi niya naulan. Ngayon, pag po naulan mga bossing, marami po dyan mga nagkalat po ng mga espiritu mga bossing. Kung kayo po ay naka-experience na po ng ganyan. At saktong-sakto, ngayong gabing ito mga bossing ko, kami po ay naka-experience mga bossing. At hindi nga po kami makatulog mga bossing dahil nga po sa kami ay natatakot. Pero sanay na po kami mga bossing kasi lagi naman po may mga naglalakad, dumadaan. Ito po mga bossing ko, ipapasilip ko po sa inyo ang nahagip sa camera. Mga bossing ko, ma-share ko lamang. Ang anak ko pong panganay, kinunan itong aking bunso. Yan. At ako po ay nanunod ng TV sa likod. Napasin ko lamang mga bossing ko na hindi ako yung nasa likod. Kung mapapansin nyo mga bossing ko, eto, meron po kong kinunan. Ang buhok ko po ay hindi ganun ang hati. Hindi po kagaya ng hati na ito mga bossing. At ang buhok ko po ay makapal. At hindi po kagaya nito na sobrang nipis. Ito po mga bossing ko, sinumpo namin siya, yan po yung itsura po niya. Di ba nakakilabot mga bossing? Ang buhok na ito na nakunan ay halos nakakalbo na mga bossing. At ang mata po niya ay malalim. Sa akin po kasi, singkit yung mata ko na hindi naman po malalim na kagaya po nito. At ito po kung mapapansin ninyo, ang hiwa ng kanyang buhok ay halos nakakalbo na. Ayan po siya mga bossing. Kaya hindi po kami makatulog kasi pangita po na hindi talaga po ako ito. Yan, kaya nagtaka po kami kasi eto po ako mga bossing, ang layo po ng hiwa ng buhok. Kung i-imagine niyo po, nanonood ako ng TV, hindi makikita yung hiwa ng buhok ko kasi dito sa kabilang side, yung hiwa ng buhok ko mga bossing. At ito nga po mga bossing ko, ang nasulyapan po dyan. Yan, kaya kumbaga nagkaroon kami ng palaisipan kung sino itong nasa likod ng anak kong bunso. Ayan po siya mga bossing, nanonood po siya. At ako lang po ang nandiyan mga bossing, wala nang iba pa. Kaya napaisip po kami mga bossing. At syempre, dahil madaldal nga po ako mga bossing, ikinalat ko na po ito sa aking mga angels. At kasalukuyang natatakot na po sila sa ngayon. Ngayon pa mga bossing, dahil kami nga po isanay na, at alam ko nga po na may mga nandito dito, kaya lang, eto po, naano ko kasi may nahagip. Dati mga bossing, hanapin ko din. Doon sa bolang crystal ko mga bossing, may nahagip po doon dati. Hindi ko lang siya shiner at hindi rin naging big deal po sa akin, hindi naging issue. Kaya lang ito, kakaiba po talaga mga bossing, talagang pangitang pangita na may nahagip po talaga kami sa camera, yung anak ko pong panganay. Kasi siya ang kumuha sa anak kong bunso. At ito nga po yung nahagip po nila. Kaya kumbaga napakalayo mga bossing. Kung pagmamasdan yung mabuti, hindi ganyan yung buhok ko na hati. At hindi rin makikita yung hati dahil sa kabilang side yung aking buhok mga bossing. At makapal po ito. Ayan. Kaya ngayon po, ayan, halos malugas na po yung buhok nung namataan at malalim ang kanyang mata. Ayan po mga bossing, di ba? Ano po nakita niya nung napansin niyo po sa kanya mga bossing? Di ba nakakakilabot? Ngayon po mga bossing, ayan, na-share ko lamang po ang isa sa mga dahilan kaya hindi kami makatulog ngayong gabi. At inaasahan ko, ganun din yung mga angels mga bossing na mga nakakita po nito. Ayan po mga bossing, ay siya ay good night po sa inyo. Kung ito po yung mapapanood niyo, sleep well. Ayan, sleep well po mga bossing. Kaya hindi ko po siya i-delete mga bossing. Asya, good night po sa inyo po mga bossing. Good night. Kung napanood niyo po ito ng umaga, good morning. Tingin-tingin po kayo sa paligid mga bossing. Baka nandiyan na po yan. Binibisita po kayo. Ayan, good night.